Magsitayo po ang lahat at dasalin natin ang Angelus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria at siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipanayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kaming makindap at makamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin na pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo at dasalin ang sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming natitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis humimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan? Kailan may di mo kami tinalikdan? Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka,
Sino ang tatagal? Butihin Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakada kilang biyayang pangako niya, sumilay na. Nauna mong hangarin, ang tao ay tubusin, upang siya'y matapinin, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay. Mga kapatid, tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon ay Sabado, sa 13th linggo sa karaniwang panahon. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, kapag kapiling na natin siya, wala nang daan o hindi na kailangan pa mag-ayuno pa. Sa maraming pagkakataon na tayo ay nagpapakitang tao lamang sa ating ginagawang pagdidisiplina ng ating sarili, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa misang ito, ialay din natin sa pasasalamat para sa birthday ni Sayra Patricia Arias, 9th araw ng kamatayan ni Leticia Sagkal at 8th taon ng kamatayan naman ni Hill Lim. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag
sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad na isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya nung araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nagaani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik, dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bungang niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Salamat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y payapa. Ang pooy nagsasalita, ang bayan niya'y mapayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapa't susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ipapayapa. Pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas ang pinakadahilan ng pag-aayuno. Hindi ito bahagi ng pagpapakitang tao lamang natin para mapansin tayo ng iba. Hindi rin ito para sa iba, para makaawaan nila tayo. Bagkus ang pag-aayuno ay personal na desisyon upang disiplinahin ang ating sarili, upang ihanda ang ating puso, ang ating isipan, at ang ating kalooban sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayong araw, pinapaalala sa atin ng Panginoon, wala nang dahilan para mag-ayuno kung nasa atin at kapiling na natin ng Panginoon. Kasi wala naman pinag-iba kung mag-aayuno ka, nuknukan ka pa rin ng sama ng ugali. Mag-aayuno ka, pero napakabingi mo pa rin sa pangangailangan ng iyong kapwa. Nag-aayuno ka, pero wala namang pagbabago sa iyong buhay at pananampalataya. Kaya nga hindi pwedeng mabuhay sa lumang sarili at sinasabi mong ikaw ay namumuhay na sa bagong ikaw. Kasi hahatakin ka ng iyong lumang sarili at sa iyong bago. Kaya nga, mga kapatid, ang tanong sa ating ngayong araw, ano ang pipiliin mo? Ang mamuhay kapiling ang Diyos o mamuhay kapiling ang iyong mga nakagawiang pagkakasala at dating sarili? Kasi nga, may oras para sa lahat. Ngunit kung ano ang pinakamainam sa lahat, yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, kapag ikaw ay nag-aayuno, sana mag-ayuno ka rin sa pagiging swapang mo. Mag-ayuno ka rin sa pagiging bato ng puso mo. Mag-ayuno ka rin sa mga paninira sa iyong kapwa. Mag-ayuno ka rin sa pagiging mayabang mo. Mag-ayuno ka rin sa pagiging bulag at bingi sa pangangailangan ng kapwa. Mga kapatid, kung merong dinadalang bagong batas ang Panginoon, ito ay ang paalala sa ating kapag dumating na ang kanyang kaharian, ang kaganapan ng paghahari ng Diyos, lahat ng tao marunong nang magbigay. Lahat ng tao
marunong nagmagmahal. Lahat ng tao marunong nang magpatawad. Lahat ng tao hindi na iniisip ang kanyang sarili, bagkus ang kanyang kapwa. Lahat ng tao marunong nang magpakumbaba. Lahat ng tao kayang-kaya nang maging kapwa sa kanyang sarili. Kaya nga, kung meron tayong hihilingin sa Panginoon ngayong araw na ito, tayong tatanggap ng Eucharistia, tayong nakikisa sa banal na misa, mamumuhay ba tayo sa dati nating sarili? O hahayaan natin ang Panginoon sa disiplina ng ating pag-aayuno, baguhin tayo, hubugin tayo, at maging bago, bagong nilikha tayo ng Panginoon. Ang dasal ko po sa inyong lahat ngayong araw na ito, Panginoon, baguhin mo ang aking sarili. Turuan mo kong madisiplina ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno upang sa gayon maging instrumento ko ng pag-ibig, pagpapatawad, pagpapakumbaba, kahabagan, at igit sa lahat, maging instrumento ako ng iyong kaligtasan sa iba. Amen. Magsitayo tayong lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at sandaigdigan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang sambahayan ng Diyos at ang mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ang makabagong panahon, ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo, na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mangyari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga personal na kahilingan at intensyon. Hilingin din natin sa Panginoon na huwag nawang maging pakitang tao lamang ang pagdidisiplina sa ating sarili, bagkus itong maging instrumento para baguhin tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pag-uugali nating masasama at di makakristyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagdasal din natin sa misang ito ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo na si Syra Patricia Arias, ang lahat ng mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, ang lahat ng mga humihiling ng kagalingan, lalo na si Eden Panibio, Dolores Bagos,
ang lahat ng ating mga kapatid na yumauna, lalo na sila Leticia Sagkal, Hil Lim, Romel Doro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming ng pamamaraan upang mabuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sila Leticia at Hill na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama si San Vicente de Paul na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang bayan ng Diyos, ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama na. At huwag mo kaming ipahintulot sa
Biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus ang inaantay natin sa paghahanda ng ating mga kalooban at mga puso. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tangkapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay huwag limutin na
may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ating dadasalin ang Oratio Imperata against COVID-19. Magsiluod ang lahat. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nanagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap na ito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingamping mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa amin, sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna tayong lahat. Ilang mga patalastas lang po. Una po, ang misa po natin simula po nung nakaraang linggo ay ang mga sumusunod: alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 ng tanghali, alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Tayo po ay sumusunod pa rin po sa mga patakaran ng IATF,
Pero pakibalita na lang po sa ating mga kapwa parishioners na nais magsimba dito sa ating simbahan. Pangalawa po mga kapatid, starting po sa Lunes, ang opisina po ng parokya ay sarado pag Lunes, tuwing Lunes. Ang regular na nabukas ang opisina ng parokya ay mula Martes na po hanggang Linggo ang office days. Simula alas 8 hanggang alas 12 at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At panghuli po mga kaparokya, mga kapatid, hinihiling ko lang po na kung kayo po ay nanonood sa pamamagitan ng ating Facebook Live, huwag niyo pong kaligtaan na i-like, i-tag at i-share po ito sa kapwa pa rin nating mga kamag-anak po ninyo para naman sila rin ay makapanood at makiisa sa ating mga pagdiriwang. Muli po, maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo sa paggawad ng pagbabasbas. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.